Welcome back mga kaibigan at ang pag-uusapan natin sa bidyong ito ay ang walong panaginip na hindi mo dapat binabaliwala. Pero bagong lahat, kung gusto nyo ng ganitong klaseng mga video ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, naranasan nyo na ba yung pagising nyo sa umaga ay nagiging aligaga kayo dahil sa isang masamang panaginip na hindi nyo naman gaanong maalala? Kahit na ang mga panaginip na to ay malabo, ay naglalaman pa rin ito ng mga importanteng mensahe at babala sa ating buhay na hindi dapat natin baliwalain. Mga kaibigan, simula pa noong unang panahon, ay kamangha-manghana para sa ating mga tao ang konsepto ng panaginip. At hanggang ngayon, ay pinag-aaralan pa rin ng mga psychologists kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa ating utak at sa ating katawan sa tuwing tayo ay nananaginip. Ang tanong mga kaibigan, ay meron nga ba talagang ibig sabihin o mensahe ang mga to? O ito ay sets of episodes lamang na pinapalabas ng ating subconscious mind? Mga kaibigan, alam nyo ba na sa ancient Egypt, ang mga taong malinaw na nakakaalala ng kanilang mga panaginip ay itinuturing na espesyal? Sa sobrang espesyal nila, ay nire-record pa sa papyrus ang kanilang mga panaginip. At para sa mga hindi nakakaalam, ang papyrus ay isang writing material na ginagamit ng mga Egyptians noong ancient times. Naniniwala sila na ang mga panaginip ay sagot sa lahat ng ating katanungan sa buhay. Noong 19th century naman, ang isang sikat na neurologist at founder ng psychoanalysis na si Sigmund Freud ay ipinaliwanag ang konsepto ng panaginip sa kanyang libro na The Interpretation of Dreams. Sinabi niya na kapag tayo ay natutulog, ay namamahinga rin ang ating consciousness. Mula doon, ay gigising naman ang tinatawag nating subconscious mind na siyang gumagawa ng imahe sa ating mga panaginip at pinapakita sa atin kung ano nga ba talaga ang gusto natin sa buhay. Sa madaling salita, kung ano ang napapanaginipan mo, ay ito talaga ang nilalaman ng puso at isip mo. Sa napakaraming panaginip na ating nararanasan gabi-gabi, ay mayroong walong panaginip na hindi mo dapat binabaliwala. Una sa ating listahan ay ang panaginip na lumilipad. Ang paglipad sa panaginip ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan, pahinga at inspirasyon. Ang ibig sabihin ng panaginip na to ay handa ka ng magdesisyon ng isang bagay na permanenteng babago sa buhay mo. Sa kabilang banda ay mayroon din itong masamang ibig sabihin. Ang paglipad sa panaginip ay nagpapahiwatig na meron kang mabigat na problema at pinagdadaanan sa buhay na umaabot na sa puntong gusto mo na lang lumipad at takasan ang mga problema na to. Sa madaling sabi, kapag lumilipad ka sa panaginip, ito ay isang senyales na may kailangan kang baguhin sa buhay mo upang ikaw ay lumigaya. Pangalawa mga kaibigan ay kapag nahuhulog ka sa panaginip. Halos lahat naman siguro tayo ay napanaginipan na ang bagay na to at ayon sa ilang mga researchers ay maaari natin itong mapanaginipan hanggang 5 beses sa ating buhay. Ang ibig sabihin ng nahuhulog sa panaginip ay nawawalan ka ng kontrol sa isang bagay sa buhay mo. Kapag may tumulak sa'yo kaya ka nahulog, ibig sabihin ay may problema ka na dapat ibang tao ang namomroblema. Kapag nahulog ka naman dahil sa sarili mong kagagawan, ibig sabihin ay maling landas ang tinatahak mo ngayon sa iyong buhay. Pangatlo mga kaibigan ay kapag nawawala ka sa panaginip. Ang ibig sabihin ng panaginip na to ay nasa isang sitwasyon ka sa buhay mo at hindi mo alam kung tama o mali bang nandoon ka pero tinutuloy mo pa rin. Kaya mo to napapanaginipan dahil winawarningan ka ng subconscious mo na umalis
sa sitwasyon na yon. Senyales din ito na may pinapalagpas kang opportunity sa buhay mo. Pang-apat mga kaibigan ay kapag hinahabol ka sa panaginip. Madalas itong napapanaginipan ng mga taong may anxiety at depression at ang ibig sabihin ng panaginip na to ay may isang bagay o tao kang iniiwasan sa iyong buhay. Kaya kapag napapanaginipan mo to, ay subukan mong lingunin kung sino yung humahabol sa'yo. Kapag hindi mo kilala, ito ay isang senyales na may iniiwasan kang katrabaho, kaibigan, kamag-anak o kapamilya. Kapag hayop naman yung humahabol sa'yo, ibig sabihin ay kinikimkim mo ang iyong mga problema at wala kang mapagsabihan, kaya sa panaginip ka na lang, nakakatakbo. Panglima mga kaibigan ay kapag natrap ka sa isang lugar sa panaginip. Ang ibig sabihin nito ay sa tunay na buhay hindi ka makaalis sa isang sitwasyon na matagal mo nang gustong takasan. Maaring trabaho, relasyon, o kaibigan. Kapag napanaginipan mo to, ay kailangan mo nang tanggalin ang mga bagay sa buhay mo na hindi naman nagpapasaya sa'yo. Ayon sa ilang psychologist, napapanaginipan raw ito ng isang tao dahil masyado niyang iniisip ang mga nangyari sa kanyang nakaraan na dahilan upang unti-unting masira ang kanyang kinabukasan. Pang-anim mga kaibigan ay kapag natanggalan ka ng ngipin sa panaginip. Sabi ng matatanda ay kapag napanaginipan mo to, ay agad-agad kang kumagat sa kahoy para walang mangyaring masama sa'yo. Ayon naman sa ilang psychologist, ang ibig sabihin ng panaginip na to ay natatakot kang mawala ang iyong pisikal na kagandahan dahil iniisip mong baka hindi ka na magustuhan ng mga tao. Napapanaginipan mo to dahil masyado kang nagiging apektado sa mga opinyon ng ibang tao tungkol sa'yo na dahilan upang bumaba ang kumpiyansa mo sa iyong sarili. Pangpito mga kaibigan ay kapag nakahubad ka sa panaginip. Maaring hindi mo pa to napanaginipan pero sinasabing ito ay common sa mga tao. Ang ibig sabihin ng panaginip na to ay sa tunay na buhay tinatago mo sa ibang tao ang tunay mong ugali upang magustuhan kanila. Senyales ito na dapat tanggapin mo ng buo kung sino ka talaga at yun ang ipakita mo sa ibang tao at huwag mong isipin kung ano man ang magiging opinyon nila. Bago tayo dumako sa panghuling panaginip na dapat hindi mo binabaliwala, ay huwag kalimutang pindutin yung like kung gusto nyo ng ganitong klaseng mga video. Pangwalo at panghuli sa ating listahan mga kaibigan, ay kapag nakakita ka ng artista o sikat na personalidad sa panaginip mo. Ayon kay Laurie Lowenberg, isang dream expert, ay kapag madalas ka raw makakita ng artista sa panaginip mo, ibig sabihin ay may mga achievements ka sa buhay pero walang nakakapansin. Halimbawa ay honor student ka pero walang pakialam ang pamilya mo. O di kaya naman ay nanalo ka sa isang contest pero kakaunti lamang ang nag-congratulate sa'yo. Senyales ito na ipagpatuloy mo lang kung ano man ang iyong ginagawa hanggang sa mapansin ka rin ng ibang tao. Ikaw kaibigan, napanaginipan mo na ba ang aking mga binanggit? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano-ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga. Shoutout nga pala kay Stephen Aldrich Añasco, Joe Gadin, Reyno Maneha, Mark Justin Intila, Alex the Miner, Gerald Gumangi, Richel Mamak, Dustin, Tristan James Sabas, Mike Andrew Vasquez, Jan Brail Dorado at Anjo Gadin. Maraming salamat sa suporta at panonood.
at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.